Magandang araw mga sir. Ngayon, igagawa tayo ngayon ng feedback o reviews dun sa akin nabiling media converter sa Lazada. So ano ba yung media converter? Ginagamit natin yung media converter para ma-extend yung internet natin. Let's say sa kabilang bahay nyo, around nasa 200 meters yung layo o more, instead na gumamit tayo ng UTP cable na Cat 6 o yung outdoor na UTP cable, which is may kamahalan kung i-compare sa ating fiber line. So, ang ginawa ko, bumili ako ng media converter. May nakapagsabing kaibigan ko na ganito gamitin ko instead na UTP cable. Kasi kung UTP cable, masyadong mahaba nga naman. Saka, sa pagkakaalam ko, may nakapagsabi na masyado nang mahaba ang ginamit mong UTP cable, hindi na ganun ka-accurate yung nare-receive mong internet o yung bilis ng internet mo. Pero since na meron tayong fiber cable, so by the word itself, fiber siya, mas mabilis na yung ibibigay sa iyo ng internet. O mas mabilis yung magiging, o mas mapapabilis yung internet mo dahil nga dun sa fiber cable ngayon. So para gumamit ka nun, instead na UTP cable, kailangan mo ng media converter. Ito, tulad ng ganyan, media converter. Nabibilihan sa Lazada, around nasa 800 plus, tapos plus shipping, mga nasa 1K din yung nagastos ko dyan. Tapos yung fiber line, meron ako nakuha sa Facebook. Meron kasi mga fiber line na dual core, mga ganyan, meron pa mga tatlong core pa. Ibig sabihin, ang fiber line, kung hindi nyo pa masyadong kabisado yung fiber line, ang laman niyan ay salamin. Napakapinong salamin, parang buhok na salamin. So meron tayong tinatawag na single core, dual core nung fiber line na yon. So yung binigay sa akin, may nakapag nakakabili ako ng online sa Facebook, yung binigay niya sa akin is single core. Tapos kailangan din natin ng mga equipment tulad itong SC connector tulad niyan, tapos yung clever kasi hindi siya makakat ng basta-basta ng knife o ng gunting o kahit na anong pangkat, kasi merong special tools na makakat o pangkat. Gamit yung tools na yun, makakat mo yung fiber line. Hindi mo siya basta-basta pwedeng putulin na gunting o kutsilyo. Gamit lang itong clever na to, ang tinatawag nila ay clever. Bago lang naman ako dito bali pinangaralan ko lang ng kaunti. Kasi gusto ko maging dual ISP yung shop ko. So meron akong maliit na shop, internet shop. So isa lang yung connection, isa lang yung ISP ko, bali laging pawala-wala, alam mo naman. PLDT yung ano ko, PLDT yung connection ko. So once na mag-fail yung PLDT, meron agad akong backup na converge na galing dun sa aming bahay sa kabila, nasa yun nga around 150 meters yung layo. So instead na gumamit ako ng UTP cable galing dun sa aming bahay na malayo, na around 150 meters yung layo, papunta dito sa shop, instead na UTP o Cat 6 o outdoor ang ginamit ko, gumamit ako ng fiber cable. Sa tingin ko, mas mura yung fiber cable kasi nakuha ko lang siya ng 1,000 pesos nasa 150 meters na yung ibinigay niya sa akin, plus yung clever na yon at yung mga SC connector, kasi medyo tricky yung ano niya medyo tricky yung pagkat nung cable na yun kailangan mo talaga ng special tools. So ganun na nga, ipapakita ko sa inyo o yung review tinatawag na media converter. Bali dalawang pair of device siya guys. Dalawang device na siya sa halagang, yun nga, sa Lazada, ito, nasa around 800 plus shipping. Bali, yung isang device, ilalagay mo dun sa kabilang bahay nyo o kung saan mo galing yung isang ISP mo. Tapos papunta dito sa pinaka-present o kung saan mo gusto. Basta dalawang device sila. Isa sa isa kabilang bahay at isa naman dun sa kabilang bahay nyo. Meron din siyang power supply. Tapos dun nyo ikakabit yung doon yung ikakabit yung fiber cable nyo. Papakita ko sa inyo kung paano ko naikabit yung ganun. Ito yung ating media converter natin. Ayan. Yung media converter natin at yung SC connector natin. Ayan. Yan yung nabili natin sa Lazada.
So may sarili siyang power supply, which is naka-connect na siya dyan. At yung UTP cable niya, ayan, makikita nyo. Papunta na rin yan dun sa ating load balancer na TP-Link. So, kita nyo na indicator niya. Pag lahat yan umiilaw, ibig sabihin gumagana siya. Pero once na may isang ilaw lang na mag-fail dyan, hindi siya gumagana. Bali, dun sa kabila, na-try ko na yan kasi hinuhugot nila eh. Minsan nahugot niya dun sa kabila, sa taas, o sa kabilang bahay namin, nahugot nila. Nag-fail ngayon yung internet ko. So, nawala yung ilaw niya dyan. So, kung napapansin nyo, ito yung fiber line, papunta yan dun sa labas o papunta dun sa kabilang bahay namin. Mga nasa around 100 meters o 120 meters yung layo. So, kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag nating load balancer ng TP-Link. Pag gusto nyong dual ISP yung gamitin nyo, gumamit kayo nitong load balancer na to. So ito yung UTP cable, ito yung UTP cable na converge na galing dun sa ating pangalawang ISP, which is converge. Ito yung UTP cable ng converge niya, na nakakabit din dito sa ating load balancer. So ngayon, ang gumagana ngayon ng internet ko ay converge. So ito naman yung modem ng PLDT. So once na ikabit ko tong modem ng PLDT, ayan. So nakakabit na siya mga guys. Dalawa na ngayon ang gumagana kong ISP, which is yung converge magiging backup na, at yung PLDT sa yung magiging main na internet ko. Ganyan yung mangyayari niya. So ngayon, nakikita nyo continuous yung ping niya sa ngayon. Bali, PLDT yung gumagana. So para matesting natin kung talagang gumagana yung load balancer natin o kung gumagana yung pangalawang ISP natin, itatry natin tanggalin yung PLDT para matesting natin kung gumagana yung converge na galing dun sa malayo o galing dun sa kabilang bahay namin. So ngayon, susubukan mong tanggalin. Ito ngayon yung modem ng PLDT namin. So, susubukan natin tanggalin. Tanggalin natin yung connection niya. Ayan. So bali nakatanggal na siya. Hintayin natin mag-backup yung converge natin na galing sa taas o sama o galing dun sa kabilang bahay namin. So nakatanggal na siya. Tingnan nyo naman, time out na siya. Bali makikita nyo naman, naka-time out na siya. Bali tanggal na yung PLDT, bali ba-backup na ngayon yung converge. Subukan natin kung ilang seconds ba mag-backup yung converge. So ngayon, para nag... Ayun na. So ngayon guys, bumalik na siya. Bali, converge na yung gumagana niyan. Hindi na siya yung PLDT ngayon. So dahil yan dun sa ating media converter. So yung media converter, gumagana siya guys. Bali, nakikita nyo naman na galing dun sa kabilang bahay, yung ISP na converge, napunta dito, proven na gumagana siya. Ayan, back up na siya. Dahil doon, hindi na ako gumamit ng napakahabang UTP cable. Tapos yung ginamit ko pa, fiber cable pa, which is mas mabilis kaysa sa ating UTP cable na usually ginagamit. So mas maganda yung fiber cable. 100% para sa akin. Mas meron dyan mga may mga branded pang mas mga ganda, TP-Link meron din ganyan. Pero mas masyadong mahal yung price niya. So yung ganitong media converter, pwede nyo itong orderin sa Lazada. Kung maganda siya mga guys. So sana nakapulutan nyo ng aral. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa baba mga sir para sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. So maganda yung media converter na yun. Instead na UTP cable nga naman, gumamit na lang ng fiber cable. So thank you. Sana nakapulutan nyo ng aral mga sir. Click subscribe mga sir para naman ma-update kayo sa mga susunod na video ko. Kaya sana nakapulutan nyo ng aral to. Sana may natutunan kayong mga bagay-bagay o reviews about dito sa ating media converter na to, which is napaka useful.
sa atin. So, comment lang kayo mga sir, huwag kayo mahihiya. Thank you.